Inaasahang i-evaluate ng Amerika ang kahusayan at kahandaan ng bagong air defense system ng Pilipinas na galing sa Israel, ang Spider Air Defense System, sa gagawing annual balikatan exercise ng Amerika at Pilipinas na magsisimula sa ika-22 ng Abril. Ang mga gagawing pagsasanay ay hindi lamang para i-neutralize ang mga atake ng mga kalaban na puwersa, kundi para din makita kung gaano nga ba kahanda ang air defense ng Pilipinas at Amerika, at ng iba pang mga kalyadong bansa, na magsama-sama upang ipagtanggol ang Pilipinas sa dayuhang puwersa na nanggugulo sa rehiyon. Ang Amerika at Pilipinas sa unang pagkakataon, ay kanilang susubukan kung paano ang tamang paggalaw, sa mga banta ng ballistic missile at tactical air-to-ground missiles attack. Gagamitin ng Amerika ang kanilang M142 Patriot at ang kanilang high mobility rocket system na tinatawag na HIMARS upang isynchronize sa Philippine Spider Air Defense System na gawa ng Israel. Inaasahang magkaroon ng mga live firing sa missile system na ito na unang pagkakataon na gagawin ng Pilipinas simula nang maitatag ang kanyang Philippine Air Force. At hindi makukumpleto ang balikatan exercise kung walang mga naval strike exercises na gagawin ng mga magkaalyadong bansa. Ayon sa pinakahuling ulat, ay magkakaroon ng sinkang exercise sa karagatang bahagi ng Ilocos Norte, gamit ang dekomisyon na barko ng Philippine Navy bilang isang naval target, at ito ay palulubugin gamit ang mga artillery at mga missile system na mayroon ng Pilipinas at Amerika sa kasalukuyan. Matatandaan na nung nakaraang taon ay hindi natuloy ang sinkang exercise gamit ang mga anti-ship missiles ng Philippine Navy dahil sa masamang panahon, kaya sinisiguro ng Department of National Defense na mangyayari ito ngayong taon. Sayang lamang at hindi maagang na-deliver ang BrahMo Supersonic Anti-Ship Missile System na binili ng Pilipinas mula sa India, kaya maaaring ang anti-ship missile system lamang ng BRP Jose Rizal class ang maaaring gagamitin ng Pilipinas, maliban sa mga air-to-ground missiles ng mga FA-50. Samantala, sa unang pagkakataon, ay sasali ang French Navy sa mga joint naval patrol na gagawin ng Pilipinas, Japan, Amerika at Australia, sa loob at labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Matatandaan na nagsagawa ng Joint Naval Patrol ang Pilipinas, Japan, Amerika at Australia, hanggang sa 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, para ipakita sa China na suportado nila ang Pilipinas sa kanilang karapatan, at ipakita na ang South China Sea ay dapat bukas para sa lahat, at walang magmamay-ari nito. Diniploy ng Amerika ang kanilang Littoral Combat Ship USS Mobile, habang ginamit ng Australia ang kanilang Anzac Frigate na HMAS Warramunga, habang ang Japan ay ginamit ang kanilang destroyer na JS Akebono. Ang Pilipinas bilang may pinakakarapatan na magpatrolya sa bahaging ito ng West Philippine Sea, ay ginamit ang tatlong barko nito, ang BRP Gregorio Del Pilar na isang patrol ship, ang Cyclone-class patrol vessel na BRP Valentin Diaz, at ang light frigate nito na BRP Antonio Luna, na siyang naging lead ship sa nasabing Joint Naval Patrol, na tinawag na Multinational Maritime Cooperation Activity. Ito ay maliban pa sa mga patrol aircrafts tulad ng P-8 Poseidon mula sa Amerika at Australia, na siyang ginamit bilang tagamasid sa paligid ng naval operation, habang nagbabantay ito sa mga posibleng enemy submarine na maaring lalapit sa nasabing Joint Naval Patrol. Ang BRP Antonio Luna ay ang ginawang lead ship ng nasabing Naval Joint Naval Patrol bilang pagsasanay na rin sa kakayahan ng ating Navy na magsagawa ng mga pangunguna sa mga ganitong mga operasyon dahil tayo ang higit na may karapatan na magpatrolya sa mga bahaging ito ng South China Sea at pagpapakita na rin sa China na ang Pilipinas ang dapat ang siyang nagpapatrol dito at sila ay sumusuporta sa pinaglalaban ng Pilipinas. Bagamat tulad ng inasahan, ay mayroong mga barko na bumubuntot sa joint patrol operation na ito, ngunit wala silang nakitang mga paghaharas o anumang pag-aantala sa kanilang mga isinasagawang operasyon.
Ito ay nagpapakita lamang na natatakot itong China na magsisimula ng gulo laban sa magkaalyadong puwersa. Kabaliktaran ito sa panghaharas na ginawa nila sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Ang China ay agad na nagpalabas ng kanilang pagtutol sa mga ganitong aktibidad, dahil ito umano ay paglabag sa kanilang soberanya, ngunit ayon naman sa apat na bansa, ang lugar na ito ng South China Sea ay walang nagmamay-ari, at sinisigurado nilang ito ay mananatiling bukas para sa lahat.